Sobrang init na talaga sa Japan ngayon, kaya naman magdadagat tayo. Ako nga pala yung pinakahuling lumabas sa bahay, kaya naman ako na lahat nag-check ng mga ilaw. Paglabas ko nga ng bahay at dito na ako dumaan sa aming kumpanya. Dito kasi yung pinakamalapit na daan papunta sa bus na aming sasakyan. Napakapalad namin at meron na naman kaming company outing. Isinama kami ng aming boss sa dagat at isasakay niya daw kami sa yate niya. At pag-akyat ko nga ng bus, bumati agad ng Ohio Gozaimas itong driver namin. At saktong-sakto naman nagpo-photoshoot na yung mga kasama namin. Siyempre, hindi mawawala yung picture taking. At nagabot nga pala ng isang kahon na beer yung aming butso. At sa akin niya pa talaga ibinigay. Alam niya yata ang malakas tayong uminom. At nagbigay din sila ng mga mani. Para iwas inip sa biyahe, siyempre malayo-layo rin yung aming pupuntahan. At inabutan ko nga ng beer yung aking katabi. At siyempre ipapamigay na natin sa mga kasama natin yung mga beer, siyempre para malasing na sila. At para din may labas yung kulit, siyempre. Pagkatapos naman nun, nagbigay naman sila ng kape. Gawin daw namin chaser sa beer. Hindi, joke lang, siyempre. Ano pa naman bang gagawin natin? Siyempre, bubuksan na natin yung beer at iinumin na natin yan. Napakaswabe naman talaga. Ay! Kahit umagang umaga, ang sarap namang uminom talaga. At dito nga yung minto kami sandali kasi dinaanan namin yung mga kasama naming babae na Haponesa. Kaya naman tuwan-tuwa yung mga kasama namin dahil meron kami mga kasamang mga babae. Hindi sila masyadong maboboard kasi meron silang matatanong ng mga Haponesa. Kaya naman yung mga ngiti namin hanggang tenga. Nandito na nga pala kami sa Sky Ranch dito sa San Fernando, Pampanga. Joke lang, andito na nga po pala kami sa aming destinasyon at papaba na po kami dito sa aming bus. Nasa may higit isang oras po pala yung aming biyahe na yan. Kaya naman pagbaba namin ay naghahanap agad kami ng mga CR. Punong-puno na kasi yung mga pantog namin dahil sa kakainom namin ng alak. Pero excited na nga akong makasakay ng yate at makaligo sa dagat. Sobrang init na kasi talaga dito sa Japan kaya kailangan na talaga magbabad. Alam nyo ba na umaabot ng 40 degrees ang init dito sa Japan? Na mas mainit pa sa Pinas? Kaya naman talaga ramdam na ramdam mo talaga yung init. At ayun na nga, nagsalita na yung aming boss at nagpaliwanag siya kung ano yung mga dapat naming gawin. At pagkatapos naman nun ay papunta na kami sa dagat at sasakay na kami ng yate. At dahil napakarami pala namin, nag-rent pa ng isa pang yate yung aming boss. Pupunta kasi kami sa isang island at dun kami manananghalian. Napakasaya naman talaga makasama sa mga aktibidad na tulad ng ganito. Ito din yung isa sa mga karanasan na hindi mo talaga makakalimutan. Hanggang sa pagtanda at magkaroon ng mga anak, may maikikwento ka sa kanila na experience na tulad nito. Mga bagay-bagay ba na hindi nabibili ng pera? Minsan lang kasi mabuhay, kaya naman magpakasaya ka hanggat gusto mo. Huwag nating isipin yung mga negatibo. Matuto tayong matuwa sa mga nararating ng mga ibang tao. Huwag nating pairalin ng inggit. Magpasalamat tayo kung anong meron tayo sa buhay. Iwasan natin ikumpara yung sarili natin sa ibang tao. Mabalik nga pala ako sa aming biyahe. At andito na nga pala kami dito sa island. At pagkababa namin ng yate, ay muling umalis yung aming sinasakyan para sunduin ulit yung aming mga kasama. Nasa 50 katao kasi kami lahat-lahat, kaya naman hindi kinaya ng isang biyahe. Kiki Island nga pala itong lugar na pinuntahan namin. Napakaaliwalas at napakalinis ng lugar. Tsaka ito nga pala yung mga inumin namin na beer. Magpakasawa ka hanggat gusto mo. Nag-umpisa na nga pala kaming mag-ihaw-ihaw, bali ito na yung pinakatanghalian namin. Merong iba't ibang klase ng karne, hipon, talaba at marami pang iba. At meron din palang mais. At sa oras na yan ay wala nga palang kanin, kaya naman nagpakasawa kami sa mga karne, talaba at mga hipon. Kasama nga pala namin dyan ang aming mga boss at mga katrabaho na hapon. At pagkatapos nga pala namin kumain ay nagpalaro naman sila. Kung sino daw maunang makakuha ng beer, siya daw ang panalo. Pagkatapos naman nun, sumo naman yung nilaro ng aming mga boss. Sikat din kasi dito sa Japan itong paglalaro ng sumo. Kaso nga lang kailangan malakas yung katawan mo, kung hindi mapipilayang ka. Nanalo nga pala dyan yung anak ng aming boss. Pagkatapos naman namin kumain at maglaro, dito na kami maliligo. Magtatampisaw na tayo sa dagat. Siyempre dito lang tayo sa Bukana kasi hindi man tayo masyadong marunong lumangoy. Marami nga din pala kami nakitang ibang lahi at mga Pilipino din. At pagkatapos ng buong araw dito sa island, uuwi na kami. Napakaraming nangyari sa isang araw na to. Nakakapagod man, pero sulit na sulit. Napakasaya namin. Kasi minsan lang mangyari yung mga kaganapan na ganito. Kaya hindi mo matutumbasan ng tuwa at saya sa aming lahat. Nagpapasalamat pala kami sa aming Sacho, ang aming company president at sa bumubuo ng Marubishi Company. At dito na matatapos ang aming dagat serye.
Sayonara!